Good day po ulit mga bro at sis. Ito naman si Tips Brother ulit. Nagbibigay ko sa inyo ng tips regarding dun sa ating fan belt. Tipi tips para sa inyo, lalo sa mga baguhan natin. Bigyan ko kayo ng mga tips regarding sa belt. Meron kasing belt na ito, gaya ito. Ito belt niya eh. Payat to, payat. Meron kasing ito, medyo mataba. Kasi mayroong may belt na may A or B. Depende po sa bibili ninyo. Pero kung sa inyo, para sigurado tayo, kung masira yung belt nyo at may biyak-biyak na dito, kunin nyo yung kanyang belt. Yun ang ibibigyan nyo dun sa pilihan. Nabibili po ang belt, kaya natin bilhin sa mga bilihan ng mga sewing machine at saka dun sa hardware. Ay, hardware, ano pala, sa auto shop. Sa auto shop kasi may mga belt din. Kaya gagawin nyo, ipapakita nyo rin ito sa pinaka auto shop para masukat nila. Wala na kasi itong nakalagay na ano, ito, ngayon ito, M40 lang ito eh. Wala na siya eh, parang na-erase na. Makita nyo yung number dito. Usually po, ang standard po natin is nasa 40. Depende po dun sa pulley. Pag ang pulley natin malaki, minsan, pwede naman 41. Pero, this way, ang naglalaro lang dyan sa 40 at 41 lang po. Yung belt ng single needle. Huwag kayo magpo-42 kasi masyado nang ibababa nyo na yung masyado yung motor. Nito. Kaya dapat, nasa 40 lang. Pero para sure, ang gagawin po natin, mga brosis, is dadali nyo yung sample. Kung bibili kayo sa mga bilan ng mga sewing machine, sabihin nyo, single needle, kung single needle, ito yung belt kailangan ko. Tandaan nyo po, meron pong mataba ito at mayroong gantong kalaki. Depende po sa gusto nyo. Ngayon, ganito po. Ang belt naman na gagamit pa natin. Kung may biyak-biyak pa, medyo pwede pa naman. Kung talaga wala tayo pambili at medyo nahihirapan tayo. Ngayon, ganito po. Ang pinaka, ano natin dyan, pinaka maramdaman mo dyan, pag yung belt natin may mga pingas-pingas dito, biyak-biyak, pag umandar po ito, is kakalog yan. Maramdaman nyo, kumakalog yung ulo. Ang tanong sa ano, dito po sa belt na po ang problema nun. Kaya dapat po, lagi natin i-check yung belt. Ang lagay ng belt is dito po masyadong batang-banat, patam-tama lang po, meron siyang distansya. Kung naman siya ng maluwag na maluwag, medyo ano, medyo katam-tama lang po yung luwag. Hindi naman masyadong maikpit na maikpit, dahil mahirapan kayo umapak sa motor. Yan po yung mga simple tips at brother regarding sa belt. Ang belt po matagal po masira. Depende po yan kung nalalangis na masyado siya. Kasi lumalabas ang langis sa handwheel dito. Lumalabas yan. Tapos nagkakaroon siya ng langis to. Yun. Minsan dumudulas yan. Hanggang tumatagal yun. Yun po. Kaya yan po yung mga simple tips at brother. Tipid tips natin. Tandaan nyo, magbibili tayo ng parts laging sabihin nyo yung model at saka yung brand niya. Ito po yung brand niya, ito yung model ng ano. Pero sa ganitong belt, pwede nyo kunin yung sample, yun ang ipakita nyo. Ito lamang po si Tips Brother, nagbibigay po sa inyo ng simple tips at repeat tips sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sana po makatulong sa mga baguhan at sa mga dapihan. Ito muli po si Tips Brother. Good day po.